hands to you. Give me miracles right now. Sabi ko, ang puso ko, ang linis-linis pa, pero kagul, hindi ko maisip ko at ganoon. Hindi naman ako iyakin, di ba? Pero yung palang puso mo na pure ka, na nagdarasal ka at hagulhul ka na ng iyak, na sinasabi ko, Lord, ikaw lang may alam na ang puso ko malinis. Nagsama pa ako ng ibang talents na makakatulong pa ako. Hindi ko iisipin na ako'y gagawa ng mga kaibigan ko yung apat na yun para ako'y nakawan o paglaruan ako, di ba? So yun talaga, niraise ko. Then after matapos yung dasal ko, alam, tinext ko siya o tinawagan pala sa cellphone. Eh, but ewan ko rin bakit nakasave din. Hindi ko alam kung ano ba yung miracles o kung ano to. Hindi ako paranoia. But lahat ng conversation namin, nakarecord eh. Tapos sabi ko sa kanya, nawawala ang alahas mong pinabebenta mo sa akin. Nawawala ang hikaw, pero ang sinsing nandito. Tapos ang sabi ko, bahala na ang Panginoon Diyos. Bahala na ako. Kung sino man yung demonyong yon na nagnakaw, makarma-karma siya sana. Yun ang sabit ko pa sa kanya, di ba? Then, sabi niya, do not stress yourself. At hindi ko pababayaran sa iyo. At hindi mo naman sinasadyang mawala. Ganun pa ang dialogue niya, di ba? Eh, yun pala. Sa CCTV, ibig sabihin, hindi ko pa nga nakikita yung CCTV. Day 10 na yan, pagbaba ko ng telepono, sabi ko, alam mo, ang lakas ng pakiramdam ko, ikaw ang kumuha at ikaw ang nagnakaw ng hikaw. Paano ko masasabi yon? Wala akong witness, day 10 yon. But sabi ko, ano ba ito, may intervention ba ng Panginoon Diyos, yung lahat ng sinasabi ko, gawa ba niya ito? Bakit ko nasabi yon? Ang lakas talaga ng pakiramdam ko na siya. Then later on, may ginawasan, tinawagan niya yung friend ko, nasabi niya, hindi ko alam, nanginginig ako kung bakit ako parang pinagbibintangan niya. Ayun pala yun siya na, di ba? Ba't gaganon ka pa? Sana kung ikaw ay sincere sa akin at kay kaibigan ko, kung hindi ikaw, ano ba yung puntahan mo ako sa kwarto? Damayan mo ako na, Asinit, mag-isip ka muna. Baka kung saan mo na, ilagay. Di ba, pagkaibigan, ganon, katabi lang tayo ng kwarto eh. But hindi ka makapasok o hindi ka makapunta, di ba? And then, after that, nag-text siya sa akin. Kung pwede raw niyang mahiram at makuha yung sing-sing. Di ba? Pero sa isip ko, nung time na yun, ha, nung 10, nung madaling araw yon, sabi ko, parang nag-ano ako sa Panginoon. Panginoon, siguro, eto na yung patunay sa aking iniisip. Bigyan mo ako ng sign kung ito ka ako yon. Then wala akong pag-aalinlangan. Binalik ko yung sing-sing, dinala ko pa sa may kwarto niya dahil hindi mo lang siya pumasok sa kwarto ko. Sa may tabi lang. Di ba? Ganon. Pero yung pakiramdam ko, ewan ko bakit ganon. Then yung sinabi kong pagbigay ko ng sing-sing-sing, yun ang pagkakasabi ko. Noon ko sinabing, doon ko nasabi yung salita ko na malakas ang pakiramdam ko, ikaw ang kumuha at ikaw ang nagnakaw. Yun ang sinabi ko sa kanya. After noon, di ba? Dahil ang usapan na namin, sabi ko, kahit mawala ang hikaw, para lang ako'y walang isipin, hindi ako ma-stress, hindi ako mag-isip na kung ano-ano, babayaran ko pa rin niya ng 150. But pantayin mo na lang ako sa Manila. Kasi mauna siyang umalis eh, nung 12 umalis siya eh. Ako naman, 13, wala na kami show, pero pinaon talagang yon ang alis ko, 14, kasabay ako ng mga anak ni Sarah, pag-uwi. At one day na bakante, pinasyal muna ako ng mga tao niya, dun sa Jensan, Coronadal. And then, day 13, nung ma-discover. Doon kami nag-dinner sa bahay niya, kwentuhan. Hindi ko alam na si Sarah pala, tanghali pa lang yata nung 13, pinapunta niya yung IT niya sa school. At yung anak niya ang nagtsatsagang tingnan kung may makikita sa CCTV dahil hindi niya alam kung ang CCTV ba niya ay gumagana o sira. So yun na, ginabot na kami ng gabi. May lumabas lang na area na kioro, nagaling siya sa banyo na aligaga, parang ganoon, di ba? Makikita mo naman yung, pero hindi lumabas yun sa ano. Then, pinagtsagaan nila, madaling araw na sabi ko, Sarah, uuwi muna ako sa hotel dahil mag-i-impake pa ako. Dahil the next day, alis na kami, 14 yun eh. Di ba sa 14 ang alis namin, 13 yun. Sabi ko, patid mo na muna ako sa driver sa Roadhouse Hotel namin at mag-i-impake pa ako. Then after less than an hour na nasa hotel ako, tumatawag na si Sarah.
sabi sa akin, Azenith, magbihis ka na. Masusundo kita dyan sa driver. Sabi niya ganyan. Bakit ka ako? Sabi niya, kinikilabutan ako. Sabi niya ganyan. Nasa telepon, nag-uusap kami. Bakit ka ako? Di sa, pag nagsasalita sa kinikilabutan, tumaas din ang buong balahibo ko. Diba? Parang, ako, parang natakot pa ako. Sabi ko, parang maalis yung takot ko. Di isa ako sa kwarto eh. Kinilabutan ako. Sabi ko, parang nagsabi ko,